Nicanor! Ang tagal naman ng intro. Gusto ko yung intro na dahil sikat ako eh. Eto na ang programa ng isang taong saya ang nagpapatuloy! Siyempre, siyempre. Pero siya, ang mukha, mukhang si Buloy! Ay, ay, ay. Ang programa ng saligaya ay nag-aapoy! Ah. Pero siya, ang mukha sadyang nag-aapoy! Ang DJ na mukhang totoy! At ang ilong, parang nasa kumunoy! Mang Chokoy! Iste, ay, Mang Canor! Ay, ay, ay. Sa part na ang mukha ay ano, parang ang nag-aapoy. Ay, salamat, man. Hindi nag-aapoy. Ano ba? Sunog na mismo. Ay, ay, ay. Abo na. Nalitsyon na pala. Yan ang sinasabi natin, Mang Canor, na ay nako, hindi ko talaga kinakaya ang iyong kakaibang pagmumukha. Hi, man. Hi, ka, John. Pwede mag-bless sa ate ko. Ate mo dyan. Ano, ate ka dyan? Gusto mo, ano? Gusto mo karatihin ka ng ate ni Mama Ay? Para malaman niya na totoo ang aking intensyon sa kanyang kapatid. Talaga ba? Tigil-tigilan mo. Hi, ate. Bless ako, ate. Maka-ate ka, hindi mo ka kinilala kung anong pangalan ni ate. Sandali, o nga, no? Anong pangalan ni ate? Tignan mo. Pati-ate ka, hindi mo namang kilala yung kapatid niya. Siyempre, alam ko, hindi ko lang pwede i-vulgar dito. Basta alam ko na ate siya. Okay, mawala sa'yo. Mukhang nabaling na naman ang attention mo kay ate. Ilan mo. Dalawa na, tigda-dalawa na talaga ang nililigawan, gano'n? Hindi. Sabi ko lang na may respeto ako kay ate. O magbalita na nga tayo. Sismuso talaga itong kalbo ito. Magbalita sa mata. Pero alam mo, Mang Canor, eto no, hindi ko lang alam kung agreeable ka dito sa mga bagay na... Sabi kasi ni Pangulong Duterte, nagbabanta kasi niyang patayin daw mga kaibigang sangkot sa illegal na droga. Are you one of those? Kaibigan ko ang mahal na presidente pero hindi ako sangkot. Paano mo patutunayan sa amin na hindi ka sangkot? Meron akong ebidensya at merong magpapatunay na hindi ako sangkot. Itong kaibigan ko. Hoy! Mang Canor, ikaw na paghahalataan ka. Parang gusto mo na talaga lumipat. Gusto mo na mag-over the barcode. Nasa kabilang ano yan, istasyon yan, Mang Canor na. Mga nagpaparamdam na si... Nagpaparamdam ba ulit sa'yo? Ibang istasyon ba yan? Akala ko si Ate Julia. Istasyon. Gusto mo yung station natin, -3 point. Siyempre hindi. Kung -3 point... Point 2? Magiging 90.9 na lang yan. Malapit. Kukunin mo yung 3. Malapit na doon. Yung gusto mong lipatan. Hindi, sinasabi ko lang. Yan ay statement ng mahal na presidente. Alam naman natin na galit na galit siya sa mga illegal na mga druga. Kaya huwag na kayong pumasok dyan dahil alam mong galit siya dyan. Kahit kaibigan ka pa niya, may mangyaring masama sa'yo. Sino tong si Edwardson Paulente? Paulati? Paulente. Nang Tondo, Manila. Nakita ka daw niya kagabi na may katransaksyon ka. Oo nga. At may dinudukot ka sa bulsa mo. May ano kaya to? May relasyon sandali kaya ito, Mama Ay? Sandali. Bumili lang ako ng ano ah. Bumili lang ako ng barbecue doon ah. Isaw kaya. Saan ko ba dudukotin ang pera? Siyempre sa bulsa. Barbecue kaya. Baka may kinalaman ka sa pagwawala ng isang pulis sa MPD. Nako ka, Mang Panor. Pinaimbestigahan pa naman to. Kasi kung nakita ka kagabi, sabi ng nag-message sa atin, possible na baka ikaw na naman ang ano dito, advisor nitong pulis na nagwala sa MPD. At saka anong gagawin mo sa dilim? Bakit doon ka? Ayaw mo sa may ilaw? Mayn, alam mo naman ako, Mayn. Kasi pag nakita nila ako, sikat ako, Mayn eh. Kaya nga ako inahabol, di ba? Pagkahabolin na naman ako sa Tondo. Gusto ko yung simple living lang. Sikat ka talaga, hindi ka nga kilala ng ate ni Mama Ay. Paano ka naging sikat? Okay lang yan, hindi ko rin siya kilala eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Patawarin mo ako, ate. Ano ang pangalan ng ate mo, Mama Ay? Ella. Si Ella. Sabi ko na nga si Ate Ella.
Yung ba yung kapatid ni Ana? Do you wanna be last known? Elsa yun. Ay, Elsa. Credit grabber ka talaga, Mang Kanur. Pero anyway, ito, totoo yan. Yung mga polis, dapat talaga check upin sila yung kanilang mga mental status, mental health, kung okay pa ba sila. Kasi hindi maganda yan, mismong polis na puprotekta sa'yo, sila nang maggugulo. Kaya dapat talaga may check up din ng mga polis dahil ano, check up? Check up. Ikaw mo ganun, kailan ka magpa-check up? Ang nangyari kasi sa check up pala. Hindi ako nagpa-check up, nagpa-chinsuwil ako. Chinsuwil. Sure ba yan yung haba? Pero alam mo Mama Ay. Oo, yung next balita natin. Hindi ko lang alam kasi kung baka kasi ang kinin naman ni Mang Kanur yung next balita na yun. Huwag magbalita, magtanong na tayo. Ito na yung tumubo ng aking talong at talong. Ang mahiwagang tanong kay Mang Kanur! Talong. Kiko, kaliko. Bakit talong-talong yung talong? Si Mang Kanur ay matapang. Oh, siyempre, ako na yan. Pumasok siya sa isang haunted house. Haunted house? Bakit namutla at pawis na pawis si Mang Kanur? Yan ang mahiwagang talong. Tanong ni Mang Kanur. Courtesy of Show. Ayan, comment nyo na mga idol sa ating Facebook, IFM 93.9 Manila. Live na live tayo. Ulitin mo, papachas. Si Mang Kanur ay matapang. Siyempre, ako na yan eh. Pumasok siya sa isang haunted house. Bakit namutla at pawis na pawis si Mang Kanur? May nag-comment na agad dito. Show. Si Show ang nagpadala ng kanyang mahiwagang talong. Tanong ni Mang Kanur. Sabi ni Aling Merlita, si Mang Kanur ay tinaasan ng sugar. Kaya namutla at pawis na pawis. Ganyan ako kapag inaatake ako ng sugar. Ma'am Merlita, excuse me, nag-injection na ako ng insulin. Talaga ba? Eh bakit sabi dito ni Amara Isis Suante Enriquez, may LBM yun si Mang Kanur. Sandali. Tinaasan ng sugar. Nag-ubertik palang mais. Si Mang Kanur daw kay si nanginginig daw kasi ang talong kaya daw pa sa siyempre. Ano pa sabi? May nakitang multo, sabi ni Edwina Gaboyo Mascardo. Multo? Dahil sa takot sa multo? Dahil sa ex niya na white lady. Kaya siya takot na takot. Rene Gary Valyemaros. Valyeramos. Inhabol pa ako noon, hindi makamubuon sa akin. Si Jade Adrian Laguna, sabi niya dito, si Mang Kanur daw kasi napasiritan daw kasi sa loob daw. Nakakaloka. Pasiriti ko, be. Sabi ng ganon. Naiihi si Mang Kanur, sabi ni Bertodaso Galula John Raymond. Siyempre, kailangan maihi tayo para hindi masira ang kidney. Marvin Mark Bautista, si Mang Kanur namutla kasi nakatikim siya ng shabu. Ay, ano yung shabu? Sardinas at bulad. Shabu. Shabu-shabu. Baka shampurado at bulad. Sabi ni Nelisa, magpantay ng Pasig City. Si Mang Kanur ay na hawakan ang anes. Kaya namutla at pawis na pawis. May follow-up ako dyan. Ang tanong, may mahahawakan bang anes? Sandali. Iba yung hawakan ko eh. Angis. Maangis. And speaking of may nahawakan, sabi dito, tama, may nahawakan tapos may lumabas na anes. Kaya pinawisan, sabi ni Karakel. Kaya buok Aladdin. Kaya ako pinawisan, man. Ito ang nakita ko, man. Sino yan? Ay, grabe yan, no? Legs talaga, oh. Magsilos na naman yan. Pinawisan si Mang Kanur dahil sumubo ng talong. Sabi ni Anthony Alejandro. Grabe naman yung kadiri. Asa na ba yung Bible story dito? Si Mang Kanur, hindi po kayo bagay ni Mama Ay, no? Kasi si Mama Ay, namumulaklak ang kagandahan. Ikaw, Mang Kanur, patuyo na. Baka dila na lang ang titigas sa'yo. Kawawa naman si Mama Ay. Sabi ni Lexter de los Reyes. Tignan mo, ito yung nakita ko. Yung nagbakasyon kami ni Mine. O, tignan mo. Di ba, Mine? Nagbakasyon tayo nito, Mine. Grabe yan. Hindi ikaw ang kasama ko dyan. Sabi dito ni June Hermanes, si Mang Kanur ay supot.
Kung pumasok siya sa pinasukan niya, magpapatuli daw siya. Kaya pinawisan. Hoy, excuse me. Pumunta lang ako dyan sa Auntie Dawes kasi meron ako kaibigan. Kailangan niya ng, moral support. Talaga lang, ha? Moral support. Pero, moral support. Moral support. Sabi dito, dahil yan sa tinortang talong ni Mang Canor, kaya sa pinawisan sa Haunted House. Shell Marlene Tahil Oran. Si Mang Canor ay nagka-hypertension. Walang aircon dun eh. Sabi ni Colt Hunter. Si Mang Canor ay patay na. Patay na kay Mama Ay, kaya pinawisan sa loob. Jake Kapay-Kapay. Sandali. Sabi ni Etienne Monridondo, si Mang Canor nakakita ng white lady na nakatupis. Pero mukhang tupis chicken yun. Si Mang Canor ay nakakita ng malaking talong sa Haunted House. Sabi ni Joey Ortega, kumulo ang tiyan ni Mang Canor. Sabi ni Marlon Porconcula. Sabi ni Ben Oganera, si Mang Canor, Mama Ay, Papa Charles ay uminom ng formalin doon sa Haunted House bago pumasok. Sandali, kaya pala ibang lasa. Kaya napawisan daw siya. Kaya pala pagtagay ko ibang lasa. Si Rob, si Mang Canor, nanimaho na, nangangamoy, kaya walang ligo kasi. Nanimaho na sa nangyahang talong. Sandali, sabi ni Kiko Kalikot, dahil kadungaw na yung itchas niya. Ano itchas? May bago na naman terminology. Ikaw talaga, Kiko Kalikot, ha? Oh. Ikaw pa yung gumawa ng talong sa akin. Pero alam mo, sa kakalikot mo, Kiko, no, yung mga lumalabas sa terminology mo. Interesting ha, etchas. Ang tanong, may etchas ba to si Mang Canor? May nag-comment pa. Inaasan daw si Mang Canor ng BP. Ay, simbako. Kaya namutla at pinagbawis. Bigyan nyo ng pineapple juice. Ay, sandali. Pineapple juice. Para manalis. Kuya Kim, ikaw ba yan? Yung endorser ng pineapple juice. Phytochemicals. Nakakita na multo si Mang Canor, kaya pinawisan kasi kamukha niya yung multo. Sabi ni Benjo Almonte, nakasalubong niya ang kakambal niya. Si Jan Lloyd. Si Marhi Chris. Hindi, ang kambal mo daw, nakasing look-alike mo daw, na multo din. Namutla yan si Mang Canor dahil naka-ig sa short. Si Jepoy. Galing ha. Si Mang Canor. Si Mang Canor, no, kaya nakakita na ng kanilang bill. Kaya namumutla, like a pika. Alam mo, Mayn, kaya ako namutla pagpasok ko dahil ano? Nakita kong kagandahan ni Mayn. May shooting siya doon eh. May taping siya sa loob ng Haunted House. Excuse me, ba't naman ako magta-taping sa loob ng Haunted House? Ginagawa na yung music video natin dito. Sa Haunted House? Bakit Haunted House? Sa lahat ng lugar, Haunted House talaga. Para, sa bagay, pang Haunted House nga naman yung mukha mo. Para ba iba lang? Si Mang Canor ba, pinawisan yan kasi nakita niya ang mukha niya sa salamin, sa Haunted House, kaya natakot. Napaka-racist mo. Jemar Matibag, sabi yan ni J.M. Herminando Dua. Sabi naman ni Jemar Matibag, may ginagawang kababalaghan si Mang Canor sa Haunted House, kaya namumutla. Tapos si Maridel, si Mang Canor, kunyari matapang pero ang katotohanan, duwag yan siya sa multo. Nakita ni Mang Canor ang mukha niya, kaya pinawisan siya. Sabi ni Glenn Edward Milana. Sandali lang. Si Melvin Lucanias, nakakita daw si Mang Canor ng taga-Adonis sa sumasayaw. Hindi, mali yan. Melvin, mukhang ikaw ang nakita ko sa Adonis sumasayaw. Tapos nanood ang mga mekaniko ng Nikanigo. Si Kuya Lito. Salamat. Salamat sa inyo. Mga idol, kung meron kayong mga mahiwagang talong, PM nyo lang kami. Para masagot yan ni Mang Canor. Mga tanong nyo na, madali lang yan eh. Talaga lang ha? Ito may nagtanong, kailan ba ang kasal nyo, Mang Canor? Excuse me. Gawa natin ng ano yan, katanungan bukas. Huwag mong madaliin, brother, kasi hindi ka invited. Huwag mong madaliin kasi hindi naman mangyayari. Si Mang Canor nang pumasok sa Haunted House, kaya siya pinapawisan at takot na takot dahil nakaotot siya sa loob.
Pagutot na, naruin yung buhay ng mga multo sa loob. Ay, ay, ay. Sa tungtugan, sa tawanan.